Alright, good morning everyone. Magandang araw o anong oras man yung napanood ang video ito. Welcome po sa ating channel mga kapatid. At sa mga bago, sa ngayon lang nadalaw at napunta sa aking channel, welcome po kayo mga kapatid. At sana ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe, click ang notification bell para ma-update kayo ni YouTube sa mga video na aking i-upload. At ngayon mga kapatid, ito po, masaya po ako sa araw na ito mga kapatid. Alam ko po, nakita nyo po sa last video ko na naggumawa tayo ng incubator. Ayan, andyan sa ating likod. At kanina lang, dumating naman ang in-order ko na thermostat. Ngunit, apat na araw na po ang ating incubator na umandar. Saka pa lang dumating ang ating thermostat. Ito po ang ating thermostat mga kapatid. Ito po ang kanyang model. XH3001. Ito po ang kanyang thermostat mga kapatid. At ngayon, ikakabit natin ito mga kapatid kasi napakalaking gamit talaga nito mga kapatid. Ito po, here we go, let's go! Ito na ang ating kakabitan ng ating thermostats. Ito. Ito po ang aking in-order sa Lazada mga patid na XH3001. At ang presyo niya mga kapatid with shipping fee ay 246 pesos. Yan po mga kapatid. At ito naman papel mga kapatid. Ito po ang aking checklist mga kapatid. Magsimula po tayong mag-incubate dito ng itlog ng pabo noong October 9. At ang ito mga kapatid, itong mga chick, isa sa umaga, tanghali at bago matulog. Tatlong bisis po sa isang araw daw ang magandang pag-ikot ng itlog mga kapatid. Kaya ko po yan ginawa. At matagal ito dumating mga kapatid. October 6 pa po yan at 14 na ngayon saka pa dumating. At saka po, dito natin yan ikakabit. Ito. Ito kasi ang ating pinaka-supply andun. Supply natin. Tapos, ito. Red at saka black. Dito yan. Tapos, itong dalawa, yellow at saka black. Dito na yan. Papunta na sa ating pond at saka sa ating ilaw. At mga kapatid, kaya masaya po ako dahil dumating na ito mga kapatid. Kasi nga, ang temperature ng ating incubator mga kapatid, pag ganito, wala po siyang thermostats. Pabago-bago po mga kapatid yan. Tingnan nyo, umabot nga ng 41. Paggabi, sakto lang po. 37.5, 37.9, or 38. Pero ngayon na araw, na, lalo na pagtanghali, ito, aabot siya ng 40 at saka 41. Kaya, di po maganda mga kapatid. Kapit, atin munang i-disconnect muna natin ito sa ating pinaka-supply. Na to 20... volts. Yan. Ito. At ang gagawin natin mga kapatid, ito na lang po. Puputulin ko dito. Tapos, strip. Strip din sa kabila. Uy. At ito, dadagdagan lang natin ito ng strip. We'll be right back.
Po, tapos na po nating ma-wiringan. Ayan, nakabitay na po ang kanyang sensor. Tapos ito ang kanyang supply. Punta sa ating outlet, itong saksakan. At ito, mapunta sa ating pad at saka sa ating ilaw. Ipa-power up na po natin ang ating thermostat, mga kapatid. Dito na po, isasaksak ko na sa ating outlet. Kapatid, umandar na po ang ating thermostat at mayroon siyang 34.3. At ipapasok natin ito sa loob para baka mamatay na itong one. Alright, ganito po ang pag set ng kanyang minimum at saka maximum, mga kapatid. Doon sa napanood kong video, mga kapatid, ang pinaka nominal na init sa loob ng incubator ay 37.5, at nang makita ko, mga kapatid, na mas malaki ng kunti ang katawan ng pabo kumpara sa manok, kaya siguro mas malaki ng kunti ang na ibibigay na init ng inahing pabo. Kaya ang aking gagawing pinaka nominal, mga kapatid, ay 37.8, tapos mag plus 3 minus 3 po ako, mga kapatid. At ito po ang pag-set ng ganyang pinaka minimum, mga kapatid. Ito ang minimum at ito ang sa maximum. Long press mo, mga kapatid. Long press, blink, tapos adjust. Yan. Papunta tayo doon sa 37.5. Yun ang ating pinaka 37.5. Yun ang ating minimum. Kasi ang ating nominal ay 37.8. Kaya pala hindi namatay kanina, mga kapatid, kasi 27 po yung na-set up ko. 2, 3, 4, 5. Yan, 37.5. Yan po ang ating pinaka-minimum na isiset, mga kapatid. Tapos, ang ating maximum, ito po ang ating maximum. Ah, nakaset na po sa 38.1. Sakto po ang aking maximum kanina, mga kapatid. Kaya yan, susubukan natin, mga kapatid, ha. Tanggalin natin ang takip para lalabas ang ganyang init sa loob. Yan, bumaba na. 81. Oh. At tanda rin natin ang ating... Okay. Umandar siya pagdating niya 35, mga kapatid. At ating takpan ulit. Sana gumana. Woohoo, sana gumana. Kala na tatot ba? Okay. 38.1. Pagkatating na doon, napatay siya, mga kapatid, para hindi madagdagan ang kanyang init sa loob ng ating incubator. At ang isang napansin ko, mga kapatid, mas makasib pala tayo ng kurente pag bandang mainit tayo maglalagay ng ating box. Tingnan nyo, mga kapatid, yung init niya, tataas pa, tumaas pa ng kunti, mga kapatid, kahit wala ng ilaw. Yan, subukan natin. 38.1. Parang hindi sila masyadong magkadikit, mga kapatid. Pero sold sa tolerance. Okay lang yan, okay. Mga kapatid,
Ito na po ang update sa ating incubator. Talagang napakalaking gamit talaga ng thermostat, mga kapatid. At sana mapisa pa ito, mga kapatid, dahil ayan, pagkarating niya ng 38.1, napatay na po siya, mga kapatid, kasi yan po ang maximum na aking isinit sa ating incubator. Sana mapisa pa ito, mga kapatid, kasi ito, 1, 2, 3, 4, apat na araw na itong ganun nga, lumalagpas po ang ganyang temperature, mga kapatid, lagpas po sa 40. At kapag gabi naman, pumapalo lang siya sa 34.2, ganun. Kasi ito na lang, mga kapatid, ito na lang ang aking payo sa inyo na mga baguhan kagaya ko. Talagang inaamin ko, mga kapatid, na baguhan pa po ako sa incubator. Yan, lumakas ang ulan. Poor bida. Mga kapatid, wag nyo na lang gawin yung kagaya nung ginawa ko nung unang vlog, mga kapatid, na gumawa ako ng incubator na walang thermostat. Yung walang kagaya nito, mga kapatid, kasi ayun nga, baka masayang lang, mga kapatid. Kasi mga kapatid, pag wala pong thermostat, hindi po mamamatay ang ilaw, tuloy-tuloy po ang liwanag ng ilaw sa loob ng ating incubator. Ang mangyayari, kahit lagpas na po siya sa kinakailangang init ng ating incubator, ganun po, mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin ang pagdagdag ng kanyang init. Kasi po, wala po siyang controller, wala siyang thermostat. At akala ko mag-success, mga kapatid, kagaya nung nakita ako sa YouTube. Kaya lang, yung nakita ko sa YouTube, hindi niya naman ipinakita ang resulta sa kanyang ginawa. Ayan, umilaw na ulit, mga kapatid, kasi bumaba na siya sa 37.5. Pagkarating niya ng 37.5, kusa siyang under. Ayan na ang ating update, mga kapatid. Yan na po ang ating incubator. At masaya ako ngayon dahil ayan na, naikabit na talaga ang aking thermostat na in order. Matagal kasi, mga kapatid, at di pa dumating, kinakailangan ko nang gumawa ng incubator, kaya naka-assemble ako ng walang thermostat na incubator. Apat na araw na itong umaandar, mga kapatid, kasi kailangan kasi. Tawag na talaga ng pagkakataon kasi sinimula ng limlima ng aking alagang pabo. Ayaw ko talagang mabasagan. Pag dalawa kasing inahin sa loob ng isang pugad, malaki ang posibilidad na may mabasag, kaya ayun. Nagasimbol na ako ng incubator kahit walang thermostat. At ayun nga ang problema, pabago-bago ang init na nasa loob ng ating incubator pag walang thermostat. Kasi nakadepende po pala ang init ng nasa loob ng incubator sa temperature na nasa labas ng incubator. Pag mainit sa labas ng incubator, lalong iinit sa loob ng incubator. Pag malamig sa labas ng incubator, lalamig rin ang loob ng incubator. Wala po siyang permanent, mga kapatid, na init dito sa loob kapag walang thermostat. Yan po ang aral na aking natutunan sa ilang araw na nagdaan. At yan lang muna ang ating vlog ngayon, mga kapatid. At maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa mga nag-subscribe at sa mga silent na nanonood sa aking mga vlog kahit hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat rin sa inyo. At ikaw nanonood, baka hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell para ma-notify ka ni YouTube na may bagot kaming upload. At hanggang dito na lang, mga kapatid. Ako'y laging magsasabi sa inyo, mga kapatid, na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. I love you all. See you to my next vlog. Bye-bye. Haha, 33.3, wait a moment.